Iminulat ni Leticia ang kanyang mga mata upang makita si Cyboy na may hawak ng isang puting bulaklak ng rosas sa kanya na may ngiti sa labi at iniisip niya kung ano ang okasyon. Umupo siya at kinuha ang bulaklak habang nakatingin sa kanya. "Bakit? Anong meron?" tanong niya. "Maligayang kaarawan, Leticia." Sabi niya na may pinakakaakit-akit ng ngiti sa labi. "Ngayon ba ang kaarawan ko?" tanong ni Leticia habang nakatingin sa kanya. Nakalimutan ang kanyang kaarawan. Humalakhak si Cyboy. "Tama nga sinabi ng kapatid mo." Nalilitong tumingin si Leticia sa kanya. "Tinawagan niya ako at sinabi sa akin na nakakalimutan mo daw ang kaarawan mo. At tama nga siya. Salamat sa paalaala niya." Ngumiti si Leticia at ngumuso sa bulaklak. Iyon ang paborito niyang bulaklak at lagi niyang hinihiling na balang araw ay mabibigyan siya ng ganitong klase ng bulaklak mula sa kanyang asawa. At ang araw na iyon ay ngayong kaarawan niya. Sa sobrang tuwa niya ay ikinabit niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito at ibinaon ang mukha sa balikat nito. "Salamat," sabi niya na may ngiti sa labi. Hinalikan ni Cyboy ang batok niya at hinila siya hanggang braso. "Ang araw na ito ay para sa'yo, kaya kailangan mong magpasya kung ano ang gusto mo at kung saan mo gustong pumunta," sabi niya at ngumiti siya. Matapos maligo ay lumabas na si Leticia at nakita niya ang mga katulong sa silid na ipinagbabawal noon ni Cyboy na puntahan niya habang nag-aayos ng maraming set ng damit ang mga ito. "Anong nangyayari dyan?" tanong niya sa isa sa mga maid. "Ma'am, hiniling po ni Sir Cyboy na ayusin namin lahat ng damit na ito para sa inyo. Kaka-import pa lang nila from Spain, specially for you po." Sinabi ng katulong na ganito ang pinakakaibig-ibig na bagay na nasaksihan niya. Pumikit ng marahan si Leticia na nakakunot ang noo. Bakit palaging ginagawa ni Cyboy ang gusto niya nang hindi nagpapaalam sa kanya? "Nasaan siya?" tanong niya sa kasambahay at bigla namang dumating si Cyboy sa kwarto. "Nandito ako, baby," sabi niya na may ngiti sa labi. Pero napatigil siya sa pagngiti nang makitang hindi ngumingiti si Leticia. "Anong problema, Leticia?" tanong niya sa kanya. Lumapit sa couch si Leticia at umupo. Naiintindihan ni Cyboy ang itsura ng kanyang mukha at sinabihan ang mga katulong na lumabas. "Eh, hindi mo ba gusto ang mga damit na yon?" tanong niya sa kanya. "Sinigurado kong nakuha nila ang tamang sukat para sa'yo. At sinasabi ko pa rin sa kanila na ibalik ito at palitan kapag di sukat sa'yo. It's not about me not like them, Cyboy." Tumingala siya sa kanya. "Hindi mo sinasabi sa akin bago gawin ang mga bagay na ito." Oo, napuno niya ang espasyo ng maraming magagandang damit. Ngunit bakit hindi siya natutuwa? Gawin niya ang gusto niya. Isip-isip ni Leticia. "This is my way, Leticia. I have a large room for my own outfits. I want you to also have one for yourself. At gusto ko pumili ka ng isusuot mo ngayon para sa paglabas natin." Dumb this man. Never give up. Well, it's time for her to act up too. He is bossy. She too ought to be bossy. "Ayokong pumili ng damit mula doon," sabi nito sa kanya naka-cross arms. "Why not?" Naglakad papunta sa open room na puno ng mga designer dress. "Maganda naman silang lahat ah." Naglabas siya ng medyo mabulaklak na damit. "This should fit you beautifully." "I don't want it." Umiling siya. Tapos naglabas siya ng isa at isa pa at marami pang iba. Still, she shook her head. "Then what do you want?" tanong nito sa kanya at lumapit. Ngumiti siya. Umaasang marinig niya itong itanong kanina. "I want to wear a matching outfit with you," sabi nito sa kanya at nagdilim ang mukha ni Cyboy. "Walang ganun, Leticia." One thing Cyboy hate was wearing matching dress. He always rolls his eyes when he see couples dress like that. "Maraming damit dito na pwede mong isuot. Yun ang gusto ko. At sinabi mo sa akin na kailangan kong magdesisyon ngayon, di ba?"
tumingala siya sa kanya na may puppy eyes. Birthday ko ngayon, tandaan mo, at bukod doon, itatago ko lahat ng mga damit na binigay mo sa akin. Tinuro niya ang kwarto. Huminga ng malalim si Cyboy. Hindi niya ginagawang madali ang mga bagay para sa kanya. Nakalimutan na niya kung gaano siya katigas ang ulo. At nangako siya at kailangan niyang panatilihin ang damit sa halip na tanggalin ang mga ito. Okay, sige. Walang gana niyang sabi at ngumiti ng malapad si Leticia na parang nanalo ng malaki sa loto. Inutusan lang ni Cyboy ang driver niya na ikuha sila ng matching outfit at hindi nagtagal ay nakasuot sila ng yellow na pangitaas at puting pantalon at puting sneakers na parang halos lahat ng buhay niya ay hinahamak ni Cyboy. Masyado siyang nagpadala kay Leticia. Napatingin siya kay Leticia na may pinakamasayang ngiti na nakita niya sa mukha nito. At nagtataka siya kung bakit tuwang-tuwa itong nakasuot ng matching outfit. "You're that happy?" tanong nito sa kanya. "Yes." Ngumiti ito at lumapit sa kanya. "You look stunning." "Hindi ako naniniwala." Sigaw ni Cyboy sa kanyang ulo habang nakatingin sa kanyang sarili. "Lahat talaga ng bagay ay pwede mong magawa para sa pag-ibig." Bulong niya at nagtaas siya ng kilay. "Kung hindi mo gusto, pwede mo namang huwag na lang isuot." Nakakunot ang noon itong sabi sa kanya. Umiling si Cyboy at pilit na ngumiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto ko to." Hinila ni Cyboy si Leticia palapit sa kanya at pinisilang ilong. "Ngayon dapat kang ngumiti," sabi nito sa kanya. And she flashed him a smile. "Ang ganda mo," sinabi niya sa kanya. Alam niyang hindi siya ganoon kasaya, ngunit sa ngayon ay desisyon ni Leticia ang susundin niya. "Let's go," sabi nito sa kanya at lumabas ng kwarto. Sumuliyap muli si Cyboy sa salamin at pumikit. Habang paulit-ulit sa kanyang isipan na ginagawa niya ito para sa pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang dilaw na cup, cellphone at wallet at lumabas ng kwarto. "Happy birthday, Leticia!" Nakangiting niyakap siya ni Kat. "Salamat!" Ngumiti si Leticia. Natigilan si Kat nang makitang bumaba si Cyboy. Napatingin siya sa suot ni Leticia at saka kay Cyboy na nakaawang ang labi sa gulat. "Kat, huwag ka nang magsalita!" Cyboy told her with gritted teeth and just then Kat chuckled. "Cyboy, anong nangyari sa sinasabi mong ayaw mo ng mga couple-couple shirt?" she said, sniggering, and Leticia smiled. "Leticia, I guess this was your idea, and I am so happy to see this. Ipinulupot mo siya sa mga daliri mo." Pinandilata ni Cyboy ang nakakainis niyang kapatid. "Hindi sa ganon," Leticia told her, knowing that Kat is trying to annoy her brother. "Dahil birthday ko, gusto niyang ako magdesisyon kaya yan." Napatingin si Kat kay Leticia. Tapos nagulat si Cyboy. "This must be love. Cyboy never let someone decide for him or yourself. Lalo na kapag kasali siya." Alam ni Cyboy na magsisimulang magbulungan ng basura ang kanyang kapatid. Kat, you should just go have fun somewhere." Sabi nito at hinawakan ang mga kamay ni Leticia. "We better go now." Sabi nito sa kanya. "See you later, kuya." "Magsaya ka, Leticia, at gawin mo lahat ng gusto mo ngayon, dahil kalayaan mo yan." Tawag ni Kat at lumiti si Leticia. Kumakaway sa kanya ng paalam. Paglabas nila ay humarap sa kanya si Cyboy. "Ngayon, sabihin mo sa akin, mahal, ano kotse ang gusto mong sakyan, sa akin o sa'yo?" tanong niya. "Gusto kong sumakay kasama ka sa bus ngayon." Sabi ni Leticia sa kanya. At nagdilim ang mga mata ni Cyboy. "Eh, hindi, Leticia." Nilagay niya ang dalawang kamay niya sa ulo niya. "Hindi, ayoko." Mariinitong sabi at tumingin sa kanya. "Hindi ako sumasakay sa mga bus. Ni hindi ko nga matandaan kung nakasakay na ako sa ganun minsan eh." "It will be fun. You should try it." Leticia told him and he shook his head. "I won't," sabi nito sa kanya.
Pero di ba nangako ka? Nakapikit niyang sabi. Leticia, marami tayong sasakyan dito. You can choose any one of your choice and we can ride in that, but the bus is a no. Sabi nito sa kanya at tumalikod para magbukas ng sasakyan. Kung ganon, sabi ni Leticia na nakakunot ang noo. Sasakay ako ng bus at sumakay ka sa kotse mo. Tumalikod siya para maglakad palayo nang isara ni Sayboy ang pinto ng kotse. At hinila ni Sayboy ang mga kamay niya. Pinaharap siya sa kanya. Nakita niyang walang ngiti sa labi nito at kaarawan niya. Ayaw niyang makita itong ganito. Pero bakit niya ito ginagawa sa kanya? Leticia, I'm sorry. Sinabi niya sa kanya. Kung gusto mong sumakay ng bus, then let's go with that. Binigyan siya ni Leticia ng matamis na ngiti. Salamat. Hinalikan niya ang labi nito at nauna sa kanya. Tumingin sa kanya si Sayboy at inikot ang kanyang ulo. Pag-ibig nga naman. Pagkatapos ay nauna siyang naglakad at inawakan ang mga kamay ni Leticia habang nakangiti. Naglalakad sina Sayboy sa masikip na parke kasama si Leticia na nakabusangot ang mukha. Napatingin sa kanya si Leticia. Pwede bang umiti ka man lang? Tanong nito sa kanya at dilampasan siya nito na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Leticia nang maalaala ang nangyari sa bus na lalong nakapagpagalit kay Sayboy. Siksikan ang bus at pareho silang nakatayo dahil walang bakanteng upuan na mauupuan. Pero hindi lang yon ang ikinainis niya. Ang higit na ikinainis niya ay yung yumanig ang bus. Nahulog siya sa yakap ng isa pang lalaki. Leticia smiled at tumakbo pahabol sa kanya. Sayboy, wait up! Tawag niya nang maabutan siya. Leticia, bakit gusto mong masikip na lugar na ito? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa paligid. Marami naman tayong pwedeng puntahan ah. Hindi sa maingay na lugar kagaya nito. Mahinang bumuntong hininga si Leticia. Kasi ito ang lugar na gusto ko. Sobrang saya. Kaarawan ko, diba? Di ka ba masaya? Tanong niya sa malungkot na mga mata. Hindi pa ako nakakasakay sa bus at mapunta sa isang masikip na lugar gaya nito at sumakay din sa mga rides na gusto mo. Kung hindi ka masaya, bakit mo ako hiniling na magdesisyon, ha? Malungkot niyang sabi. Can't you do this list for me without disagreeing? It's my birthday. Bakit gusto mo ako malungkot? Tinaasan siya nito ng mata. Pwede tayong umalis kung ayaw mo dito. Sa wakas ay sabi niya at tumalikod na si Leticia para umalis pero niyakap siya ni Sayboy pabalik at napatigil siya. Sorry na. Mahinang sabi niya. First time ko lang gawin ang lahat ng ito. Being in such a crowded place and riding a bus. And also wearing a matching outfit. Hinarap siya ni Leticia. Hindi ka ba nakapunta sa park kahit kailan? Tanong nito sa kanya. I have, but it was not this crowded. And as at then, I was a little. Dinadala kami ng parents ko dito, since mahilig sikat sa park. Mahinang sabi nito at napatingin sa kanya si Leticia. So, hindi mo gusto dito? Napatingin siya sa kanya. Iniisip niya kung dahil ba ito kasama ang mga magulang niya at marami siyang naaalala. O ayaw niyang maalala ang saya niya rito. Pwede tayong pumunta sa ibang lugar. Napatingin si Sayboy sa mga mata niya. Tara, sumakay na tayo sa kahit anong rides na gusto mo. Merry-go-round o yung roller coaster? Tanong nito sa kanya habang hawak niya ang mga kamay niya at inaakay siya. Sumakay sila sa bawat rides at sobrang saya ni Leticia. Pero si Sayboy walang masabi. Masaya lang siyang makitang nakangiti ito. Umiwas ng tingin si Sayboy at may nakita siyang nagdulot ng idea sa kanya. Nilingon niya si Leticia. May nakita lang ako magpapakilig sa'yo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Naiintindihan naman ni Leticia ang ekspresyon ng mukha niya. At ano naman yun?
tanong niya sa kanya. Ngumiti siya at tinuro ang isang direksyon at umiling si Leticia. Ayoko. O, walang ayaw-ayaw. He told with a deeper smirk on his face as he reached to take her hands pero umatras siya. Takot ako sa matataas. Sabi nito sa kanya habang patuloy itong lumalayo sa kanya. Leticia, it is just a slingshot ride. It will be so much fun. Sinabi niya sa kanya. He had watched her scream anytime they ride on a high machine. But she still smiled after all. Alam niyang nagkunwari itong takot sa matataas. Alam ko, pero hindi, ayoko sumakay dito. Sabi niya at humakbang papalayo sa kanya. Alam na alam niyang ito ang mga payback moment niya. Hindi niya hahayaang parusahan siya ng ganito. Leticia, I would be with you, walang dapat ikatakot. Sinabi niya sa kanya. Kung hindi mo kayang gawin ang isang to, hindi ka maaaring makasama o magsaya sa mga libangan ko. Seryosong sabi nito sa kanya. At anong libangan ang sinasabi mo? Nagtataka niyang tanong. Ngunit malayo pa rin sa kanya. Skydiving, hiking at marami pang iba. Ganyan ang ginagawa ko kasama ang aking mga kaibigan minsan at masaya yon. Sinabi niya sa kanya at tumingin si Leticia sa kanya nang nakabukas ang mga labi. Napanood niya ang mga tao na tumalon mula sa mga eroplano at sinabing ito ang skydiving at iyon ang pinakadelikadong bagay na napanood niya. At umaasa akong isasama kita one of these days to try my own hobbies and fun activities. Sabi nito sa kanya at nawala siya sa pag-iisip at hindi alam kung kailan ito lumapit sa kanya. What do you think? Tanong nito sa kanya. Tumingala si Leticia sa kanya na may hindi pantay na ekspresyon. Sa tingin ko, nagugutom ako ngayon at kailangan ko ng pagkain. She told him. Changed the topic and just then her stomach rumbled. Perfect timing. She said in her head and Cyboy smiled. Letty, Letty. He called her name sexily. You do know how to escape from something, don't you? Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan ito. Well, today you got to decide. I am sure you're using it wisely. Alam ni Leticia kung paanong si Cyboy ay pumayag sa lahat ng ito at tuwang-tuwa siya na ginagawa niya ito para sa kanya kahit na nagre-reklamo ito. So, anong gusto mong kainin? Tanong niya sa kanya. Tadyang ng baboy. Sabi niya sa kanya. Napatingin si Cyboy sa kanya. Ha? Huh? Dapat kumain tayo ng steak. May alam ako napakagandang restaurant. Hinawakan niya ang mga kamay nito para umalis, pero hindi gumagalaw si Leticia. Oh, bakit? Anong meron? Tanong niya sa kanya. Alam niyang dadalhin siya nito sa isang magarbong restaurant na may mamahaling pagkain. Gusto kong kumain ng tadyang ng baboy sa tabing daan. Nakangiting sabi nito sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Cyboy. Walang paraan na papayagan kitang kumain yan. Pero yun ang gusto ko. Sabi nito sa kanya habang naging malungkot ang ekspresyon nito. Hinawakan siya ni Cyboy sa balikat. Leticia, please don't do this to me. Pinatingin niya ito sa kanyang mga mata. Pumayag ako sa maraming bagay na gusto mo ngayon, kahit na magprotesta ako. Pero ang kumain ng tadyang ng baboy sa isang tabi ng kalsada, dun kita hindi mapapagbigyan. Pumikit si Leticia. And we are on this again. You just told me that I got para magdesisyon. I know I did, but... Napabuntong hininga si Cyboy. Sige na nga. Hinawakan niya ang mga kamay niya at dinala siya sa isang lugar kung saan may nagtitinda ng pork ribs at masayang kumain si Leticia hanggat gusto niya. Kumain ka na, Cyboy. Sinabi niya sa kanya nang mapansin niyang hindi siya kumakain. Umiling si Cyboy. Salamat na lang. Sinabi niya sa kanya. Kumain ka na lang ayon sa kasiyahan mo. Huminga ng malalim si Leticia. A bite won't kill you. Sabi nito sa kanya dahil hindi nakakatuwang kumain ng mag-isa.
at gusto niyang dalhin siya ngayon sa sarili niyang mundo. Subukan mo lang minsan. Sigurado ako magugustuhan mo. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pinilit ni Saiboy ang sarili at kumagat sa tadyang ng baboy. Ano? Nakangiting tanong ni Leticia at iniluwa ito ni Saiboy at napatigil siya sa pagngiti. Tumingin sa kanya si Saiboy at lumabas. Nagmamadaling binayaran ni Leticia ang ginang at sinundan si Saiboy. Saiboy, okay ka lang? Tanong niya at napalingon siya ng mariin. Sisigaw na sana siya ng hindi, ngunit nang makita ang kumikinang nitong mga mata at magandang mukha, ay kinalma niya ang sarili at huminga ng mahina. Gabi na, uwi na tayo, sinabi niya sa kanya. Bumaba ang tingin ni Leticia. Maaga pa, mahinang ungol niya. May gusto ka pa bang gawin ngayon? Tumango si Leticia na nakatingin pa rin sa ibaba. Ano yun? Tanong niya sa kanya. Itinaas niya ang ulo niya. Gusto kong manood ng sine kasama ka. Mahinang sabi niya. Isang romantic movie. Pumipikit siya na parang isang cute na maliit na tuta. Ngumiti si Saiboy at saka siya ipinulupot sa braso. Imbis na manood tayo ng sine, bakit hindi tayo umuwi at magyakapan? Sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. Huwag mo akong iritahin, Saiboy. Mahina niyang sabi. Alam niyang tinutukso siya nito ngayon at tumawa si Saiboy. We have to go home now. Everything is set na. Sabi nito sa kanya at nagtatakang napatingin si Leticia sa kanya. We have to go home now. Everything is set na. Sabi ulit niya at nagulat si Leticia sa kanya. Ha? Ang alin? Tanong niya. Makikita mo pagdating natin doon. Sabi nito sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya habang naglalakad sila papunta sa bus stop na parang isang sweet perfect couple. Si Leticia at Saiboy ay dumating sa bahay at pumunta sa hardin upang makita ang magandang tanawin dito. Napabuntong hininga si Leticia habang nakatingin sa dekorasyon at mga taong hindi niya inaasahang makikita dito. Napangiti si Saiboy nang makita ang pagtataka nitong titig habang papalapit sa kanila si Kat. Happy birthday, Leticia! How do you like the surprise? Nakangiting tanong niya. Ngumiti si Leticia. Thank you, Kat, I am so excited. Kinawayan siya ni na Kurt at Mark habang papalapit sa kanila si Kat. Maligayang kaarawan, sabi ni Kurt sa kanya at niyakap siya. Salamat, Kurt. Napangiti siya. Tuwang-tuwa na dumating sila. Maligayang kaarawan, pinsan, sabi ni Mark sa kanya at niyakap siya. Ngumiti si Leticia. At least hindi siya normal na actual selves ngayon. Napatingin si Saiboy sa kanila habang nakatingin sa kanya si Kat. Don't tell me, hindi mo aalisin ang tingin mo sa kanya. Tumingin si Saiboy kay Kat at bumalik kay Leticia na ngayon ay tumatawa ng malawak sa kanilang dalawa. Hindi siya tumawa ng ganito kanina nung kasama ko siya. Don't tell me you acted like an ass again today. Humalukip-kip si Kat at tumingin sa kanya. Hindi ah. Napatingin siya kay Kat na nagbigay sa kanya ng kahinahinalang tingin. Siguro naging ganon. Ewan. Tumingin ulit siya kay Leticia. I just can't adapt in her world. Then bring her to your world. Sabi ni Kat sa kanya na may ngiti sa mga labi at tumingin ulit ito sa kanya. Now can we go have fun? Sabi nito at nauna sa kanya. Nakita ni Saiboy ang kanyang mga kaibigan at lumapit sa kanila. Hi mga pare! Tawag niya at napalingon sila sa kanya. Then they all glance at Leticia and then at him again. Saiboy, kailan ka nagsimula magsuot ng matching outfits? Tanong ni Jen sa kanya, tapos ang iba ay napatingin sa kanya na may pagtataka. Bumaba ang tingin ni Saiboy sa kanyang outfit at tumingin sa kanila na parang may kasalanan siya ng isang krimen. She wanted this for her birthday outing. Now we're back, I guess I will go change. Sabi niya sa kanila at tumalikod na para umalis
habang tumatawa ang mga kaibigan niya. "Cyboy, we all know you're in love with her." Tawag ni Rich, pero hindi lumingon si Cyboy habang papalapit kay Leticia. "Leticia?" Mahinang sabi nito at tumalikod na ito. "Oh." Napatingin sa kanya si Leticia na may konting luha sa mga mata. "Oh Leticia, bakit ka umiiyak?" Tanong ni Cyboy sa kanya habang nakatingin sa mukha niya. Hinawakan ni Leticia ang gilid ng kanyang mga mata at bumaba ang tingin sa kanyang mga kamay. Ito? Mark Krakofani joke, that's why." Nakangiti niyang sabi. Nagkatinginan sila Mark at Kurt. Hindi nila namalaya na sumama na pala sa kanila si Cyboy. "Cyboy!" Bulalas nilang dalawa kay Cyboy at sabay na napatingin kay Leticia at sa suot nito. Napansin ito ni Cyboy at hinawakan niya ang baywang ni Leticia habang mahinang bumulong sa tenga. "We have to go change now," sabi nito sa kanya. Magpuprotesta na sana siya, but Cyboy gave her a knowing smile and she nod. "Excuse us." Cyboy told Mark and Kurt to walk into the house with her. Nang nasa loob na sila ng kwarto, ay tiningnan siya ni Leticia. "I don't really want to change," sabi niya sa kanya. "Leticia, we have to. Baka hindi mo napansin ang tingin sa atin ng lahat," sabi nito sa kanya at umupo si Leticia sa couch habang hinuhubad ni Cyboy ang kanyang pangitaas. "Bakit ba masyado kang nagmamalasakit dyan?" tanong niya sa kanya. Napatingin si Cyboy sa malungkot nitong mukha at lumapit sa kanya. "Leticia," pumikit siya ng marahan at saka muling iminulat ang mga mata. "Please, magbihis na lang tayo at bumaba na tayo. Birthday mo ngayon at hinihintay ka nila. Ikaw ang celebrant." "Okay, fine." Hinubad niya ang kanyang pangitaas at pantalon. Naiwan lamang ang kanyang damit na panloob at tinaas ni Cyboy ang kanyang kilay. "Ano?" tanong niya nang mapansin ang pagmumukha nito. "Nakita mo?" Napatingin si Cyboy sa kanya habang nagdidilim ang mga mata sa pagnanasa. "Leticia, tingnan mo." Itinuro niya ang kanyang pantalon at sinundan niya ang kanyang mga kamay. "Oh!" she mouthed. "Hindi ko alam na ganito palang epekto ko sa'yo." Itinaas niya ang gilid ng labi niya habang hawak niya ang linya ng pantalon niya at bumaba ang tingin ni Cyboy sa kanya. "Leticia, hindi ito nakakatulong," sabi nito sa kanya at kumisi siya. "Kailangan na talaga nating bumaba, kung hindi aakyatin tayo dito ni Kat," sinabi ni Leticia sa kanya. "Isang mabilis lang," sabi nito sa kanya na may nakakaakit ng ngiti sa labi. Sinuklay ni Leticia ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok habang pinagmamasdan niyang hinubad nito ang kanyang underwear. "Leticia, ikaw ang magiging katapusan ko," sabi nito sa kanya at umakbay sa kanya habang binigyan siya ng mainit na halik. Binuhat siya nito at ipinulupot nito ang mga binte sa baywang at dinala siya sa kama. "Gusto mo ng quickie?" tanong niya at tumango siya. "Kung ganon, bibigyan kita ng quickie." Lumapit ito sa kanya at muling hinalikan. Lumabas sina Leticia at Cyboy na nakahawak sa baywang si Cyboy. Nakasuot siya ng magandang pulang damit at si Cyboy ay nakasuot ng itim na well-tailored suit. Bagay sa kanilang dalawa ang suot at nang makarating sila sa garden ay puno na ng iilang mayayamang bisita. Hindi talaga nakikilala ng mga tao si Leticia. Lumapit sa kanila si Kat. "Bakit ang tagal niyong dalawa?" tanong niya at namula si Leticia habang nakatingin sa kanya si Cyboy. "Well, kinailangan naming maligo at maghanap ng magandang damit para sa asawa ko," sabi nito sa kanya na may manipis na ngiti sa labi. "Yes, you know, too many dresses to pick from and it's my birthday. I need to look good," nauutal na sabi ni Leticia. Tiningnan sila ni Kat na may pagdududa pero ngumiti siya. "Ang ganda mo sa damit na yan," sabi niya at hinawakan ang mga kamay niya. "Halika, napakaraming tao ang narito upang batiin ka ng maligayang kaarawan." Inakay niya siya palayo kay Cyboy.
Lumapit si BJ kay Cyboy na may dalang baso ng alak. Sigurado akong may dahilan kung bakit kayo nagtagal dalawa doon. Walang katawa-tawa, BJ. Sabi ni Cyboy sa kanya at kumilos para magbuhos ng isang baso ng alak. Marahan niya itong shinake at hinigop. Napatingin siya kay Leticia na kasama ni Kat. Pinakilala siya nito sa maraming tao na bumabati sa kanyang kaarawan at nagbibigay ng regalo sa kanya. Lumapit sa kanya si Lolita. Hindi ba siya ay isang kahanga-hangang babae? Sabi niya na nakatingin kay Leticia. Nakangiting tumingin sa kanya si Cyboy. Lola Lolita, dumating ka. Oo, at naroon ang iyong lolo. Itinuro ni Lolita at hindi nakita ni Cyboy si Den na nakikipag-usap sa mga magulang ni Leticia. Napangiti siya. Kat was really a person for this job. Planado niya ang lahat at ngayon ay nakangiti si Leticia habang papalapit sa mga magulang. Halika, kamustahin mo sila. Sabi ni Lolita sa kanya at pumunta silang dalawa para makilala ang mga magulang ni Leticia. Tuwang-tuwa si Leticia ngayon habang kausap niya ang kanyang mga magulang at si Mark. Kinantahan nila siya ng maligayang kaarawan at hinipan niya ang kanyang cake. Nagsayaw sila at sobrang saya. Napatingin siya kay Cyboy na nasa tabi niya at sa mga masasayang tao sa paligid niya. Para kay Leticia, ito ang pinakamagandang kaarawan na ipinagdiwang niya. Nakakuha siya ng maraming kamangha-mangha at mamahaling regalo kahit na mula sa mga taong kakikilala niya lang ngayon. Tiyak na ang mayayaman ay mahilig gumastos. Sinayaw siya ni Cyboy ng kanyang ama at si Den ang lolo ni Cyboy. Natutuwa siya na natuto siyang mag-waltz noong nasa paaralan pa siya. Pagkatapos ng party, si Leticia at Cyboy ay nagpaalam sa kanilang bisita at nagpunta na sa kanilang silid. Pagkatapos nilang maligo, niyakap niya si Cyboy habang tahimik silang nakahiga sa kama. Ngayon ang pinakamagandang kaarawan na naranasan ko. Mahinang sabi ni Leticia. Talaga? Hiniling sa kanya ni Cyboy na makipag-usap sa kanya. Ngumiti si Leticia. Oo, gumawa nga ako ng listahan ko. Kahit na minsan alam kong di ka papayag o magrereklamo ka, ginawa ko ang ilang mga bagay sa aking listahan para sa'yo. Tumingin si Cyboy sa kanya. Listahan? Nagtaas ng kilay si Cyboy. Oo, mga gusto kong gawin together with my husband. Sabi niya sa kanya. Gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Sinabi ni Cyboy sa kanya, nagtataka. Kung ito ay isang bagay na may kinalaman sa kanya, ay gusto niya itong marinig. Ngumiti si Leticia at binuksan ang drawer niya habang may inilabas na maliit na notepad at ipinakita sa kanya. Napangiti siya nang makita ang isang listahan ng mga bagay. Ah, kaya pala, dito nagmula ang ideya ng pagsusuot ng matching outfit sa akin? Tanong niya at tumango siya. Mahilig ka talaga magsuot ng matching outfit? Tumango si Leticia. Oo, nai-imagine ko na nakasuot ako ng tuneto niladang matching outfit sa mapapangasawa ko, kahit hindi mo gusto. Bumaba ang tingin niya sa notepad niya. Natutuwa akong alam mo yon, kaya ang ilan ay may ganoong imahinasyon. Pero ngayon lang yon. Sabi ni Cyboy sa kanya at sumimangot siya. Ibalik mo na lang sa akin ang notepad ko. Sinabi niya sa kanya at inaabot ito upang kunin. Ngunit iniunat niya ang kanyang mga kamay sa malayo sa kanyang hindi maaabot. Ibalik mo na! Demanded siya. Pero marami pa rin mga kawiling-wiling bagay sa iyong listahan na gusto kong gawin sa'yo. Sabi nito sa kanya at tumigil ito sa pagpupumiglas at tumingin sa kanya. Ngumiti siya at inilapit ang listahan para mas makitang mabuti ang mga isinulat niya doon. Kailangan natin gawin ng maraming bagay dito mula bukas. Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Ibinaba niya ang notepad at niyakap siya.
Binuksan ni Leticia ang kanyang mga mata kinaubagahan at natuklasan niyang wala si Sayboy sa kanyang kama. Umayos siya ng upo at inilibot ang tingin sa kwarto at wala siya doon. Huminga siya ng malalim. Iniisip niya na dapat ay nanatili ito sa kama niya kasama siya hanggang sa magising siya. Napangiti siya nang maalala ang mga sandaling kasama niya kahapon, ang kanilang quickie at ang paglabas. Namula siya at tumalikod. Tinignan niya ang oras. Hindi tumunog ang alarm. Tila pinigilan ito ni Sayboy nang magising siya sa kabilang banda para hindi ito maistorbo sa pagtulog niya. Bumukas ang pinto ng kwarto at nagulat siya na si Sayboy ang papasok na may dalang dalawang tasa ng kape. Umupo siya at iniabot nito sa kanya ang isa. "Good morning, Leticia." Sexy nitong sabi at hinalikan siya sa labi. Nakangiti siya habang nakatingin sa kaping kabibigay nito sa kanya. Ito ay nasa kanyang listahan. Ang kanyang asawa ay kailangan mag-alok sa kanya ng kape sa kama. "Ako ang gumawa nito, sana magustuhan mo." Sabi nito sa kanya na may mga ngiti sa labi. Humigop at namula si Leticia. Hindi naman ito eksakto kung paano niya ito nagustuhan, pero dahil siya ang gumawa nito, napakasarap nito. "Inom ka na?" tanong ni Sayboy, naghihintay ng kanyang feedback. "Sige," sabi ni Leticia. "Sigurado ako naglagay ako ng tamang dami ng asukal at gatas dyan." He took a sip of his and looked at her again. "Ay!" napangiting sabi ni Leticia. "Mainit-init pa pala." Halos maluha-luha niyang sabi habang hawak ng dalawang kamay niya ang tasa ng kape. Nakita ni Sayboy na basa ang mata niya at inilapag niya ang kanyang kape. "Ayaw mo ba ng sobrang init na kape?" Nag-aalalang tanong niya sa pag-aakalang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Pero ang tinutukoy niya ay ang puso niya. Pinagtimpla siya ng kanyang asawa ng kape at ito ang unang pagkakataon. Ibinaba niya ang kanyang kape at niyakap siya. "Yung puso mo ang init." Mahina siyang umungol habang naiintindihan at napangiti si Sayboy habang yakap siya nito malapit sa dibdib nito. Ngayon ay naiintindihan na niya na mahalaga kay Leticia ang maliliit na bagay. Nakapikit ito habang hinahaplos nito ang buhok nito. "Halika na, Leticia. Kailangan na nating maghanda." Bulong niya sa tenga niya. "Handa para saan?" tanong nito sa kanya na nanlalaki ang mga mata. "Ang haba ng bakasyon natin." Sinabi nito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay para ihatid siya sa banyo. "Anong mahabang bakasyon? Paano ang trabaho natin?" she asked him. Alam niyang marami siyang aabutan sa trabaho at hindi pa holiday. "Leticia," tinaas baba ni Sayboy ang kanyang baba at tinitigan siya sa kanyang mga mata. "Sabihin na natin na pupunta ako para sa isang business trip at kailangan mong nandun bilang assistant ko." Nagsinungaling siya. Napataas ang kilay ni Leticia. Alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya ngayon. "Huwag kang magsinungaling sa akin." "Okay, fine. Then don't protest. It's my turn to bring you into my world. But first, you have to take your bath." Hinalikan niya ito sa noo at dinala sa banyo bago sinara ang pinto. "Lumabas ka kapag tapos ka na, ha?" sabi nito sa kanya. Nakarating sila sa isang hotel sa New York at ito ang unang beses na nakapunta si Leticia sa New York. Palagi niyang pinapangarap na maglakbay sa New York at sa wakas ay narito na siya. Tinanong niya si Sayboy kung gaano sila katagal dito kapag nasa eroplano sila. Ngunit hindi niya pinansin ang tanong. Tumingin siya sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng niyebe. Ngumiti siya. Gustong gusto niya kapag nag-snow at sa kabutihang palad ay nandito siya sa oras na iyon. Lumapit sa kanya si Sayboy at ipinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang
habang nakasandal ito sa kanyang balikat habang hinahaplos ang kanyang mukha. "Gusto mo ba dito?" tanong niya. Hanggang sa dumating sila ay alam niyang pupunta sila sa New York. Tinanong niya ito, ngunit ang sabi niya ay nakakagulat. Dapat ay binalak na naman niya ang lahat. Marahil ay tinawagan niya si Kyle at tinanong siya, paano niya nalaman na magugustuhan niya dito sa ganitong oras at panahon? Nakangiti ito at nakasandal sa kanya habang nakalagay ang mga kamay sa mga kamay nito na nakapulupot sa bewang niya. Oo, sobrang nagugustuhan ko dito, sabi niya sa kanya. I am glad you did. Sana makabawi tayo sa honeymoon natin, sabi nito sa kanya at hinalikan ang batok na mula si Leticia. Say boy, itigil mo na yan, mahinang sabi niya. Kailangan na nating maligo. Tinakasan niya ang kanyang mga kamay at humakbang paatras. Leticia, magaling ka talagang mag-divert ng usapan, hindi ba? Sabi niya na puno ng pagnanasa ang mga mata. Napatingin siya. Alam kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Kailangan nating maligo. Pagkatapos ay kailangan kong kumain, nagugutom na ako, sabi niya sa kanya. Well about that? Ngumiti siya. May alam akong magandang lugar. Nakangiting sabi ni Cyboy sa kanya. At least pinaamo siya nito kanina. Pero sa sobrang gulat niya, ay nahuli pa rin siya ni Cyboy at tumingin ito sa kanya. No, Leticia, I won't let you win this time, sabi nito sa kanya at kumiti ito habang binuhat siya sa kama. Umupo si Kat sa isang bar na umiinom ng beer. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan para lunurin ang malungkot na puso. Natuwa siya nang sabihin sa kanya ni Cyboy na magbabakasyon siya kasama si Leticia. Pinakiusapan siya ni Cyboy na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan ni Kat ang alok. Mas alam niyang ito na ang oras na dapat bumawi si Cyboy sa honeymoon trip na hindi ikinatuwa ni Leticia. And she wouldn't want to go there and spoil their private moments. That was not her place to start with. May nararamdaman na ngayon si Cyboy para sa asawa niya at ang hiling lang ni Kat ay mahalin siya ni Patrick. Bakit siya nandito? Matagal-tagal na rin mula nang pumasok siya sa isang club pagkatapos niyang makilala si Patrick. Hindi na nakakatuwa sa kanya ang pakikipaglaro sa ibang lalaki. Lumingali nga siya sa paligid at nakita niya ang kakaunting lalaking nag-iinuman. Ang ilan ay kasama ang kanilang kasintahan o isang taong kakabit lang nila. Kung siya ay interesado sa mga bagay na tulad nito ngayon, pihadong siya ay nakaupo dito at nakikipaglandian sa isa sa mga lalaki dito. Kung bakit siya na in love kay Patrick ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Uminom ng malaking lagok ng alak si Kat. Gaya nga ng sinabi sa kanya ng kapatid niya, kailangan niyang maghanap ng kaibigan. Pero tinatawanan niya ito. Wala siyang oras sa mga chismis. Sa kanya, iyon ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaibigang babae. Masyado siyang madaming nainom ngayon at medyo lasing na siya. Binuksan niya ang phone niya at nakita niya ang number ni Patrick. Sa lahat ng lalaking contact niya sa phone niya, number ni Patrick ang madalas niyang tingnan. Alam ni Patrick na mahal siya ni Kat. Sinabi niya iyon noong araw na lasing siya. Ngunit kahit na alam niyang mahal siya nito, hindi siya nito kinontak. Bumuntong hininga si Kat at ibinaba ang kanyang phone. Kailangan kong pigilan ang sarili ko, mahinang ungol niya. I need to stop having an unrequited love. Humigop siya ng beer. Naramdaman niyang may lumapit sa kanya at lumingon siya. At isang gwapong lalaki ang nakatitig sa mukha niya. Hindi ako interesado, sabi ni Kat sa kanya at umiwas ng tingin. Maganda ka, sabi ng lalaki. Ako si Jaime Tuason. Nagpakilala siya. Itinaas ni Kat ang sulok ng kanyang labi.
Hello, Jaime, or whatever you call yourself. I am not interested. I don't need a hookup tonight. Sabi nito sa kanya at humigop ng inumin. Ngumiti si Jaime. Kung hindi mo kailangan ngayon, baka kailangan mo ito bukas. Inilabas niya ang kanyang business card at inilagay ito sa mesa para makita niya. Pwede mo akong kontakin kahit kailan. Itinaas ni Kat ang card at sinilip ito. CEO ng J Empire? Itinaas ni Kat ang gilid ng kanyang labi nang makita ang ngiti sa mukha ni Jaime. Ngumisi si Kat at inihagis ang card sa sahig. Nandito ka ba para ipagmalaki sa akin na isa kang CEO? Umiling si Kat. Sorry, maling babae ang napili mo. Mukhang cool si Jaime sa tuwing ginagawa niya iyon. Humanga siya sa kung paano siya kumilos at lahat. Hindi, sa tingin ko pinili ko ang tamang babae. Galit na galit si Kat. Isang bagay na kinaiinisan niya ay may humahad lang sa kanya kapag gusto niyang mag-isa. Pwede bang umalis ka na lang? Kasi nababaliw ko kapag nagagalit ako. Sinabi niya kay Jaime. I love crazy ladies. Ngumiti ng mahina si Jaime. Well, makikita mo na ako palagi simula ngayon. Sabi ni Jaime sa kanya. Ha? Bakit? Tanong ni Kat. Ngumiti ulit si Jaime at nagtataka si Kat kung bakit naka-poker face siya. Kasi may sadya sa akin ng kapatid mo at nakukuha ko lahat ng gusto ko. Sinabi niya sa kanya at nagulat si Kat. Anong sinasabi mo? Mahina niyang tanong dahil medyo lasing na siya. Hoy, prinsesa. Makikita mo ako sa paligid tulad ng sinabi ko sa'yo. Kinindatan siya nito at tinapik ang balikat nito bago umalis. Umiling si Kat. Para siyang game player at hindi siya katulad ng mga lalaking pumunta dito para makipag-hook up o kung anuman. May sadya sa kanyang kapatid niya. Kalokohan ang pagsasalita niya. At nakukuha niya lahat ng gusto niya. Nagkibit balikat si Kat. Seryosong kadaldala niya. Sumimsim siya ng malaki sa kanyang inumin at tiningnan ang business card nito na nasa ibabaw pa rin ng mesa. Kinuha niya ito at may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Actually, magiging masaya ito. Okay, laro tayo. Tumingin siya sa card at pagkatapos ay sa numero ni Patrick. Nakukuha ko rin ang kahit anong gusto ko. Nakangiti siya. Lumabas si Jaime Tuason sa bar at binuksan ng kanyang driver ang pinto ng kanyang Bugatti at pumasok siya dito na may ngiti sa labi. Umupo siya at nagtungo ang driver sa daan. Nakaupo si Jaime at naglabas ng larawan ng dalawang babae at isang lalaki. Ngumiti siya at nag-tick sa first lady's picture. Kat Reyes. Nakangiti siyang tumingin ng malapitan sa larawan. Ang ganda mo. Ang una kong alas at ang 50 puntos ko para manalo sa larong ito. Tumingin siya sa bintana at nagdilim ang kanyang mga mata nang ilabas niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero habang inilalagay ang telepono sa kanyang tenga. Magsisimula pa lang. Lumawak ang labi niya sa ngiti. Kinabukasan, lumabas si Leticia ng banyo. Nagpatuyo ng buhok gamit ang isang tuwalya. Tumingin siya sa balkonahe at nakita niya si Cyboy na may kausap pa rin sa telepono. He had been awoken this morning by his phone and has been on the line until now. She studied his expression na parang may something, but she can't tell since she can't hear the conversation. Nakita siya ni Cyboy at nagsalita pa bago ibinaba ang tawag. Tapos naglakad na siya papasok ng kwarto. Cyboy, may problema ba sa trabaho? Tanong ni Leticia sa kanya. Ibinaba ni Cyboy ang phone niya at lumapit sa kanya. Wala. Umiling siya at binigyan siya ng isang ngiti. Masasabi ni Leticia na hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti nito. Ngunit ayaw niyang pahabain pa ang paksa. Kitang-kita ni Cyboy ang pag-aalala sa mukha nito.
Kinuha niya ang tuwalya sa mga kamay nito at tinulungan itong patuyuin ang buhok. Nagpunta tayo dito para sa isang bakasyon, hindi para sa negosyo, kaya ang tawag ay hindi ganong mahalaga. Paliwanag pa niya. Pinulupot niya ang mga kamay sa kanya at hinila siya palapit. Let's go skydiving? Sabi nito sa kanya at napatingin si Leticia sa kanya. Ha? Hindi, Sayboy. Natatakot ako dyan. Sabi niya sa kanya. Ngumiti si Sayboy at tinitigan siya sa kanyang mga mata. I told you I was going to bring you into my world, and whereas I will be there with you. Hinaplos niya ang pisngi niya. Pero gustong tumutol ni Leticia. I bet magugustuhan mo to. Pinutol siya ni Sayboy. Magsuot ka ng komportable, maliligo lang ako saglit ha. Sabi nito sa kanya at hinubad ang sando. Kinuha ang tuwalya at tinungo ang banyo. Skydiving. Lumingon si Leticia at tulala na tumitig sa salamin. Para sa kanya ay baka himatayin siya bago sila lumipad. Napayakap siya sa sarili na may takot. Soon they hit the road with Leticia scared, she turned to Sayboy. Pwede naman tayong magmaneho ng mahabang biyahe na lang. Iminungkahi ni Leticia. Ngumiti si Sayboy, hawak niya ang manibela habang nakatingin sa kinakabahan na si Leticia. Babe, sigurado ako magugustuhan mo to. Hinawakan niya ang mga kamay niya at dinala sa labi niya habang hinahalikan niya ito. Magtiwala ka sa akin. Isang magandang ngiti ang isinalubong niya rito. Leticia trusted him, but she was damn too scared. Sige. Mahinang sabi niya at pinagdikit ang labi. Kinailangan niyang kausapin ang kanyang subconscious na kaya niya ito. Samantalang hindi siya takot sa mga rides kahit pa siya ay lumipad sa isang lugar. Ngunit gayon paman, ang pagtalon pababa mula sa isang bukas na eroplano ay isang kakaibang bagay na magkasama. Sana lang hindi siya mamatay. She bit down her lower lips and told her head to shut up from thinking negative thoughts. Napatingin siya kay Sayboy na tutok sa pagmamaneho. Sa pagitan nilang dalawa, mas kalmado at masaya ito, na nagpaisip na ito ay isang kabayaran sa pagpapasakay sa kanya ng bus. Tumingin siya sa labas ng bintana at pumikit. Hindi siya mamamatay sa paglalakbay na ito. Hindi. Mayroon siyang Sayboy sa tabi niya. May tiwala siya kay Sayboy. Umupo si Kat sa tabi ng pool habang nasa tubig ang paa. Humigop siya ng alak dahan-dahan. Damn, it was boring here. Tumingala siya sa langit. Maaraw at magandang araw para magsaya. Napabuntong hininga siya. Ang boring naman dito? Sumigaw siya. Tumingin siya sa pool, hindi na ito nakakatuwa. Alam niyang kailangan niyang katabi ang isang tao. Pumikit siya. Bakit hindi na lang niya ako tawagan? Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang picture ni Patrick na kasama niya. Napakaganda naming tingnan. Bulong niya. Ay! Tinabi niya ang phone niya. Dapat na lang ba siyang pumunta sa mahabang paglalakbay at makakilala ng mas maraming lalaki? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngayon ay nagnanais na hindi niya nakilala si Patrick. Pero hindi niya ito masisisi. Sinabi nito sa kanya na may mahal siyang iba. Nilinaw niya sa una nilang pagkikita na mahal pa rin niya ang una niyang pag-ibig. Hindi ko to gagawin. Mahinang sabi niya at bumangon. This is not my style, not Kat's style at all. Kinuha niya ang phone niya at pumasok sa bahay at pumasok sa kanyang kwarto. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at naglagay ng make-up. Alam niyang kailangan niyang magmaneho o gumawa ng isang bagay na masaya. Isang bagay na magpapaalis sa kanyang isip kay Patrick. Hinubad niya ang isa sa kanyang maningning na itim na damit at sombrero. Nagbihis siya at tiningnan ang sarili sa salamin. Damn, she was looking stunning. Napangiti si Kat. Ang pagiging maganda ay isa sa kanyang libangan.
Hinayaan niyang bumagsak ang buhok sa kanyang mga balikat at nagwisik ng pabango sa kanyang katawan. Bumaling siya upang kunin ang kanyang bag at nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ano to? Mahinang sabi niya habang pinupulot ang maliit na business card na nakalagay sa tabi ng bag na dala niya kagabi. Hinawakan niya ito at tinignan. Jaime? Napapikit siya nang maalaala niya ang nangyari kagabi. Baka kailanganin mo ako bukas. Tawagan mo ako kung saan. Naalaala ni Kat ang sinabi nito. Umupo si Kat habang nakatingin sa card, tapos ngumiti siya. Well, magsaya tayo kung ganun. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number. Nasa study room niya si Jaime sa kanyang bahay nang marinig niyang nagri-ring ang kanyang telepono. Kinuha niya ang tawag. Inilapit ang telepono sa kanyang tenga. Hello, si Jaime Tuason ba to? Tanong ni Kat. Lumiwanag ang mga mata ni Jaime habang nakangiti ng malapad. I was expecting your call, Kat Reyes. Mahinang sabi niya na parang nanalo ng trophy. Gusto mo bang makasama ako? Tanong niya. Natigilan si Kat habang nakataas ang kilay. Paano mo nalaman na tatawag ako at gusto kong tumambay na may kasama? Tanong niya. Lumingon siya at nasa dingding ang picture ni Kat at ang mga natuklasan niya tungkol sa kanya. Club addict, crazy bitch, fan psycho, and dumb she hates boredom. Ngumiti si Jaime. San tayo magkikita? Tanong nito sa kanya habang nakangisi. Ilang minuto ang lumipas ay ini-end na nila ang tawag at si Jaime ay masayang nag-fist sa hangin habang nakangiti. So far so good. Everything is going as planned. Humalukip-kip siya at tumingin sa isa pang imahe sa dingding habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Cyboy Reyes. Nagtaas siya ng kilay. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Nanlamig ang kanyang mga mata at pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Nakasuot ng maong na pantalon at puting pangitaas na may sneakers at naka-sunglass. Nakatayo si Jaime sa tabi ng kanyang sasakyan sa parking lot ng isang class na hotel na naghihintay kay Kat. Maya-maya ay may isang sasakyang asul na maningning na Lamborghini ang pupunta sa parking lot. Napangiti si Jaime nang makita ang sasakyan. Alam na niya kung sino iyon. Bumaba si Kat sa sasakyan at ini-access siya ni Jaime mula sa mamahaling itim na takong na sinuot niya hanggang sa kanyang damit. Tunay na ang hat niya. Hinubad ni Kat ang salamin niya at tumingin kay Jaime. Bumuka ang labi niya. Mukhang sexy siya. Sabi ng subconscious niya. Naka-poker face si Kat habang naglalakad papunta kay Jaime na tuwid na nakatayos na may ngiti sa labi. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito kasi gives nothing. Katulad din siya ng kanyang kapatid na may ekspresyon na napakahirap basahin. Bakit kailangan ganito ang mukha nila? Tanong niya sa sarili niya. Hello, Miss Kat. Nakangiting bati ni Jaime at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Hi, Jaime Tuason. Pansamantalang sabi niya. Hindi niya matandaan ang lahat ng sinabi niya sa lalaking ito kagabi. Saglit lang niyang naalala kung paano niya sinabi sa kanya na madalas silang magkikita. Sinabi mo na gusto mong magsaya, pero sa palagay ko ay masyado ka nang nalilito. Sabi nito sa kanya at hinayaan siyang tingnan ng mga mata. Itinaas ni Kat ang sulok ng kanyang labi. Ngayon ay sinusubukan niyang makipaglaro sa kanya. Well, dalawa ang maaaring maglaro ng laro. Mukhang hindi rin masaya ang pagkikita sa parking lot ng hotel. Siya ang nagmungkahi na makipagkita sa isang hotel. Kaya muling ngumiti si Jaime. Alam niyang eksperto ito sa larong ito, ngunit naglalaro ito kung ano ang iniisip niya. Kung ganun, ano ang gusto mong gawin para masaya? Tanong nito sa kanya at napangiti si Kat nang maalaala si Leticia. Paano kung gagawin natin ang ilang mga mapanganib na bagay?
nagtaas ng kilay si Kat. Huminto si Jaime. Hindi ito ang inaasahan niyang sasabihin nito, ngunit hindi pa rin niya pinapakita ang kanyang ekspresyon. At anong iminumungkahi mo? Napatingin si Kat sa sasakyan ni Jaime habang naglalakad palapit dito at hinawakan ito. Magandang sasakyan ah, ngumisi siya. How about we take it for a drive? Nagtaas ng kilay si Jaime. Tulad ng isang uri ng karera? Itinagilid ni Kat ang kanyang ulo. Hindi ka naman natatakot, di ba? Tanong niya. Hindi. Humalukip-kip si Jaime. Kung challenge ito sa kanya, wala siyang pakialam. Fine then. Ang matalo ay magbibigay ng wish ng winner. Sinabi niya sa kanya at huminto si Jaime at pinag-aralan siya sandali. Are you in for it? Diretso ang tingin ni Kat sa mga mata ni Jaime. Kapag nanalo siya, hihilingin niyang makipaglaro sa kanya bilang acting boyfriend para pagsilosin si Patrick at mas gusto niya ang ganito. Ito ang magiging sandata niya para mapaibig niya si Patrick. May wish din si Jaime. And luckily, Kat was made it easy for him. Wish that will give him a 60 point and get what he wants. He flashed Kat one of his cutest smile. And Kat confessed within her that truly he was handsome. Oo, bakit hindi? Sinabi ni Jaime sa kanya at ang inner goddess ni Kat ay tumalon sa tuwa. Kung ganun ay magsimula na tayo. Sinabi niya sa kanya na pumasok si Kat sa kanyang kotse at sumakay naman si Jaime sa kanya at pareho silang sumakay sa kanila panimulang punto upang simula ng karera. Nakaupo sina Cyboy at Leticia sa eroplanong kakaalis pa lang. He harnessed her up and did the same as the look at her face. Ilang minuto lang ang itatagal sa eroplanong ito. Free fall, parachute at bago mo namalayan na nakabalik ka na sa lupa. Sinabi niya sa kanya at mukhang balisa ito. Sabi mo parang madali lang, natatakot ako. Mahinang sabi ni Leticia sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Natural na matakot, Leticia. Nung una natakot ako, pero kapag lumulutang ka na sa langit, makikita mo ang pinakamagandang bagay kailanman. Sabi nito sa kanya habang masuyong hinawakan ang mga kamay nito. Tiningnan ni Leticia si Cyboy sa mga mata habang nakangiti. Hindi mahalaga ang takot sa taas, ang kailangan mo lang gawin ay huminahon. Sinabi niya sa kanya, don't worry, you won't do it on your own. You will skydive attached to me. Ito ay tila nagpapahinga sa kanya ng kaunti. Ito ay magiging isang magandang karanasan, Leticia, kasama ako. Nakangiting sabi nito sa kanya. Nakarating sila sa 10,000 feet at sinenyasan sila ng isang instructor at hinawakan ni Cyboy ang mga kamay ni Leticia. Naramdaman ni Leticia ang malakas na tibok ng puso niya habang patungo siya sa pinto. I-double check ni Cyboy ang kanyang harness habang nakakabit ito sa kanya at tiyaking nakakabit ang mga ito ng maayos at secure. Leticia, relax ka lang, okay? Smile and enjoy the view. Sabi nito sa kanya nang bumukas ang pinto ng eroplano. Ramdam ni Leticia ang adrenaline rush habang naglalakad sila patungo sa pinto. Tumingin siya sa bukas na bintana habang nagbilang ng 3 hanggang 1 instructor at lumabas na sila ng eroplano. Wow! Sigaw ni Leticia habang nakapikit at naramdaman niya ang sarili na lumulutang sa langit. Ang saya, di ba? Sigaw ni Cyboy na may malaking ngiti sa labi. Napangiti si Leticia dahil hindi na siya natatakot. Para siyang Superman na lumilipad pababa at ang sarap sa pakiramdam. Sa sandaling tumama sila sa 6,000 feet sa ibabaw ng lupa, ipinakalat ni Cyboy ang parachute at nabuksan ito sa 5,000 feet. Ipinikit ni Leticia ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng kalayaan na parang isang ibon, na parang wala siyang nararamdaman. Kamangha-mangha, Cyboy! Panay ang sigaw niya sa kanyang ulo habang nararamdaman niya ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Leticia, tas mo ang iyong mga paa.
Sinabi sa kanya ni Cyboy at sumunod siya. At 10 segundo silang dalawa ay dumausdos sa lupa. Ligtas na lumapag. Hinubad ni Cyboy ang harness at tinulungan si Leticia na ilabas ang kanya habang lumingon ito sa kanya na may pinakamalaking ngiti sa labi. Skydiving! Diving! Totoo talaga yon. Gusto kong gawin muli ito. Ngumiti si Cyboy at niyakap siya. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo eh. Ngumiti siya. Welcome to my world, Leticia. Cyboy smiled at her. Humirit ang mga gulong nang huminto ito sa isang open space at finish line. At natapos na rin ang karera na sinimulan ni na Jaime at Kat. Iisa pa lang ang sasakyan na nasa finish line, habang ang driver nito ay bumaba ng sasakyan at sumandal dito na naka-cross arms na naghihintay na dumating ang isa pang katunggali. Nang makita ang isang kotse na papalapit, ay sumilay ang ngiti sa mga labi ng nagwagi, habang ang isa pang driver ay lumabas ng kotse na may nakakahangang ngiti. Wow! Sobrang saya! Sigaw ni Kat. She have actually wanted to go on this crazy ride. And she had got the idea from her brother's wife. It was amazing how Leticia had drove the other day that had made her to try it out. Anyway, she was the loser in this round, but she felt like the winner because it made her mind free from all the thoughts she had lately. Napatingin siya sa matangkad na gwapo na nakasandal pa rin sa kotse nito na may manipis na ngiti sa mga labi na pinagmamasdan ang mga masasayang sandali nito. Kahit na sa nagliliyab na sikat ng araw na nakakasilaw. Ngumiti si Kat at lumapit sa kanya. I am glad you gave me a real challenge. Since I won't love someone and just to make me win because I was a lady. Ginawa mo rin naman ang iyong makakaya. At ang bilis ng kotse mo ah. Napatingin si Jaime at Kat sa kanilang sasakyan na ngayon ay nababalot ng alikabok at hindi nila maiwasang mapatawa. She looked at Jaime. She must admit that this man was one who gave away. Even his laughter was quite elegant, and she wondered why she getting attracted to him. She shoved that thought away immediately. What was she look away in other than to continue watching his handsome face a laughter? Right at this moment, she only want to stop thinking of Patrick for a while, not fall in love with someone else. So, anong dare mo? Tanong ni Kat sa kanya. Ikaw ang panalo at sigurado akong mahiling ka, hindi ba? Muli niyang hinarap si Jaime habang huminga ng malalim. Napatingin si Jaime sa mukha ni Kat. Pinagpapawisan siya. Mainit ang araw at nag-effort siya para manalo. Nilapitan siya nito at inilabas ang panyo niya nagtatakang nakatingin sa kanya si Kat. Iniharap ni Jaime ang mukha ni Kat at umatras si Kat at ngumiti ng alanganin. I don't think we're close enough para gawin mo yon. Sabi niya sa kanya. May dala kong panyo dito, ipawisan ka. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya at naalala niyang nasa kotse niya ang pitaka niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para punasan ang pawis. Ngunit hinawakan ni Jaime ang kamay niya at gamit ang kabilang kamay, nilagay ni Jaime ang kamay sa bewang ni Kat at hinila siya palapit nang walang kahirap-hirap at tinitigan niya ang mukha nito. Naka-poker face pa rin si Jaime at di niya mabasa ang ekspresyon nito. Anong deal ng lalaking ito? Walang sino man ang humahawak sa kanya nang walang pahintulot niya. Mananatili ka pa rin ba? Mapanuksong sabi ni Jaime at napatigil siya sa paggalaw. You should accept something when it offer. Itinaas niya ang panyo niya at pinunasan ang pawis niya habang nakatayo si Kat habang ginagawa niya iyon. Siya lang naman ang nakaramdam ng awkward na ikinagalit niya sa sarili niya. Marami na siyang nilanding lalaki at never felt this way. Bakit iba sa lalaking ito? Gusto sana kitang ibili ng malamig na inumin. Pero may appointment ako na kailangan kong daluhan kaagad.
aniya at inipit ang nakalugay na hibla ng buhok ni Kat sa likod ng kanyang mga tenga. Ang mga bakas ng kanyang mga kamay ay nagpapadala ng kaunting panginginig sa katawan ni Kat. Alam ng lalaking ito kung ano ang ginagawa niya. At isang bahagi ni Kat ang gustong hampasin siya sa mukha. At ang isa pang bahagi niya ay gustong halikan siya. Dahan-dahang lumayo si Jaime sa kanya at ngumiti habang nakatingin sa mukha nito. Ayokong umalis ngunit kailangan ko. Kinuha niya ang mga kamay niya at inilagay ang panyo sa palad niya. Sana maalaala mo ako kapag nakita mo to. Ito ay isang karerang di ko makakalimutan, Kat. Iniangat niya ang labi at tumalikod para maglakad papunta sa kotse niya. Anong kahilingan mo? Tanong ni Kat sa kanya bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan niya. Hindi pa niya sinasabi sa kanya ang wish niya. At may parte sa kanya na gusto siyang manatili. Napalingon si Jaime sa kanya. To keep seeing you, Kat. Mahinang sabi nito sa kanya, sabay punta sa pinto ng sasakyan. Medyo nabigla si Kat nang kumawala ang ngiti sa mga labi niya. Kung ganun nga, equally what she wants, well, she wasn't a loser. Oo naman, Jaime. See you then, tatawagan kita. Sinabi ni Jaime sa kanya at pumasok sa kanyang sasakyan. Pinaandar ang makina at muli siyang sinilip niya bago umalis. Pinagmasdan ni Kat ang paglaho ng sasakyan sa paningin at saka niya tinignan ang panyo nito sa palad niya. Damn, this feels so good. Ngumuso siya at tumingin sa magandang liblib na lugar na kanilang pinuntahan. Ngumiti siya. Magiging masaya ito. Pinisil niya ang panyo at dinala sa dibdib niya bago naglakad papunta sa kotse niya. Sumakay siya at pinaandar ang makina. Pero biglang tumunog ang phone niya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang pitaka at inilagay sa kanyang tenga pagkatapos tingnan ang tumatawag. Hello, Patrick. Kat, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Patrick sa kanya at nakangiti siya habang nakatingin sa rearview mirror niya. Oo ba? Inend nila ang tawag at nilagyan ni Kat ng light makeup ang mukha niya sa loob ng sasakyan at nagpabango. Gusto niya akong makita. Gusto ulit akong makasama ni Patrick. Paulit-ulit niyang inulit ito habang inilalagay niya ang address at nagmamaneho ng buong bilis. Hindi na siya makapaghintay na makita siya muli. Dumating si Kat sa isang coffee cafe kung saan nakita niya ang gwapong lalaki na nakatawag ng atensyon at puso niya na nakaupo na parang isang learner na doon at marahang humihigop ng kanyang kape. Nakangiti siyang nakarating sa coffee cafe. Ngunit nalungkot siya nang makita ang mukha nito. And the saying that goes, kung mahal na mahal mo ang isang tao, you could feel sad just by seeing them sad, at magiging masaya ka kapag masaya siya. Matagal niya itong pinagmamasdan. Asul na sando, itim na pantalon, mukha na may maayos na ahit, at nakakulot ang buhok sa likod. Tunay na kung mayroon lamang itong kaunting ngiti sa kanyang mukha, siya na ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Marahan itong humakbang patungo sa inuupuan nitong mesa at umupo sa katabing upuan. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nandito ka na pala. Nakangiti niyang sabi na alam ni Kat na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakangiti si Kat habang sinusubukan niyang kumilos ng natural. Hindi madaling madaig ang pakiramdam na alam mong nawalan ka ng isang bagay bago ito makuha. Kanina pa. Ah? Sumenya si Patrick sa waiter na lumapit. Anong gusto mo? Tanong ni Patrick sa kanya. Lumingon si Patrick sa waiter na nakatayo ng tuwid at naghihintay na kunin ang order niya. Sweet tea and cake please. Sabi niya at umalis na ang waiter. Lumingali nga si Kat sa cafe. Kakaunti lang ang tao dito at medyo mabagal na background music. Isang kanta
na mas makakapagpalungkot pa sa isang lonely heart at nagtataka siya kung bakit kailangan nilang tumugtog ng ganoong music. Ilang minuto lang dumating na ang waiter, dala ang order niya at iniwanan din sila. Sumimsim siya ng tsaa at ibinalik ang atensyon kay Patrick na hindi tumitingin sa kanya. Sa halip ay ito'y nakatingin sa tasa ng kape na hawak niya sa kanyang harapan. Naliligaw sa pag-iisip at nagtataka si Kat kung bakit siya tinawag nito kung ayaw niyang magsalita sa kanya. Tahimik siyang humigop ng kanyang kape. Paminsan-minsan ay sumulyap pa rin kay Patrick. Ang pag-upo na kasama ang isang tao sa katahimikan ay makakatulong din sa paghahanap ng kaligayahan. Pero hindi bababa sa hindi sila nag-iisa sa kanilang sarili. Ngunit ito ay masyadong tahimik at malungkot na panoorin. Napatingin si Kat sa kanya. "Patrick, dapat bang magsaya tayo?" Tanong nito sa kanya at tila napapalayo ni Patrick sa kanyang iniisip. He looked at Kat like he was a guilt of a crime. This was the first time na tiningnan niya ito ng maayos at mapapansin niya ang light makeup nito. She must have dolled up come see him. "Pasensya na, Kat," mahinang sabi niya. "Ayoko lang mag-isa." Tumingin siya sa paligid. "Ang boring naman dito." Alam ni Patrick na ayaw ni Kat sa mga boring na lugar at mas gusto niyang sumayaw sa club kaysa sa tahimik na umupo dito sa tahimik na cafe na ito. "Ayos lang kung gusto mong manatili tayo dito eh." Nakangiti si Kat habang nakatitig sa mga mata nito. Ang mga matang iyon ay nagpaakit sa kanya sa una nilang pagkikita. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay nawala lahat. "Kat, oras na para bitawan ko si Leticia." Ibinuka ni Patrick ang kanyang mga labi habang huminga ng mahina. "May asawa na siya and moreover kasal na siya sa kapatid mo." Natigilan si Kat. Alam niya kung saan patungo ang lahat ng ito at ayaw niya ng ganoon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Patrick mula sa tapat ng mesa. "Patrick, nandito ako para sa'yo." Sinabi niya habang hinahanap ang kanyang mga mata. Patrick looked at her hands and then back at her. Alam niyang sinasaktan siya nito. Pero kailangan niyang sabihin sa kanyang totoo at laging masakit ang katotohanan. "Kat, masasaktan lang kita kung liligawan kita." Sinabi niya sa kanya. Umiling si Kat. "No, Patrick, you won't. All you have to do is love me. You said you want to let go of Leticia, right? All you have to do is date me." "It doesn't work that way. If I date you now, it means I will be using you and I don't want to, Kat. Ang daming possibilities na kapag nakipag-date ako sa'yo, ay makikita ko si Leticia. And hindi yun makakatulong sa paglimot sa kanya." Alam ni Kat na tama siya, pero ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan. "It doesn't matter, Patrick. Kahit gusto mo akong gamitin, then do." Buong buhay niya ay gumagamit siya ng mga lalaki at kinakalimutan na lang ang mga ito. Masakit kung gagawin niya rin ito. "Kat, ikaw ay isang maipagmamalaking babae at maganda ka." Sabi ni Patrick pero umiling si Kat. "Hindi ko magagawa sa'yo yun." "Patrick, ayokong magtapos lang tayo sa ganito." Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang musika sa background ay nawala sa kanyang mga tenga habang nakatingin siya kay Patrick. "Babalik na ako sa US, Kat." He told her and Kat stills na parang tinamaan lang ng kidlat. "Tinawagan kita para sabihin sa'yo yan." Mahinang sabi niya. "I'm really sorry to you, Kat." Dahan-dahang inalis ni Kat ang mga kamay niya habang hindi napigilang tumulo ang mga luha sa pisngi niya. "Kailangan mo ba talagang umalis? Hindi ka ba pwedeng manatili?" "I'm sorry, Kat." Napatingin siya sa wristwatch niya. "Aalis ang aking eroplano sa loob ng 15 minuto." Sabi nito sa kanya at tumayo na para umalis. "Mahal kita, Patrick." Malakas na sabi ni Kat sa kanya.
Sabay tayo sa upuan para tignan siya at napalingon sa kanila ang iilang tao sa cafe. Mahal kita, Patrick. Mas mahina niyang sabi. Parang batang nawala ng paborito niyang manika. Hindi alintana ang mga mata na nakatitig sa kanya. Lumapit si Patrick sa kanyang mesa at niyakap siya palapit sa kanyang sarili. At marahang hinaplos ang kanyang buhok. Pakiusap, dito ka na lang. Halos pabulong na pagmamakaawa ni Kat. Para sa ating dalawa ito, Kat. Pinipigilan niya. Ibinaba ang pera para sa pagbabayad na kung ano ang kanilang mga order. Paalam, Kat. Sabi niya at naglakad na siya nang hindi lumilingon. Pinanood siya ni Kat na umalis. Sa kinatatayuin pa rin niya, nagsimulang tumugtog muli ang malungkot na musika sa background at sa pagkakataong ito ay alam niyang para sa kanya lang ang musika. Sa ngayon, para sa kanya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Itigil mo nga ang pagdugtog niyan, ngayon din! Galit na sigaw niya at ilang segundo ay tumigil ang musika at patuloy siya sa pag-iyak. Natapos na maligo sina Sayboy at Leticia nang lumabas sila na pinapatuyo ni Sayboy ang buhok ni Leticia. Umupo siya sa tabi ng time mirror at pinatuyo niya ang kanyang buhok gamit ang hand dryer. Nakita kong nasa listahan mo to. Sabi nito sa kanya habang inaangat niya ang buhok nitong pinapatuyo. Malambing na ngumiti si Leticia habang tinitingnan ang refleksyon nila sa salamin. Gusto mo talaga ang ganito? Tanong ni Sayboy sa kanya. Gustong-gusto ito ng lahat ng babae. Sabi niya sa kanya. Ibinaba niyang hand dryer at dinampot ang hairbrush nito habang sinusuklay ang buhok niya. Sa proseso ng pagsusuklay nito ay hinalikan niya ang batok nito. Sayboy, anong ginagawa mo? Namula siya nang maramdaman ang mainit na bakas ng halik nito sa leeg niya. Haharap na sana siya, pero hinawakan niya pa rin ang balikat. Huwag kang lumingon, kung hindi, pupunta tayo para sa isa pang round. Bulong niya malapit sa tenga niya at namula si Leticia. Nagsisex lang sila bago humiga sa kama. At ngayon ay iba na ang kausap niya. Kinagat niya ang labi niya. Hindi ka patas dito. Mahinang sabi niya at naglagay ng cream sa mukha at katawan. Hahalik ka na sana siya ulit ni Sayboy nang tumunog ang phone niya. Hindi niya ito pinansin at lumapit para sa halik pero pinigilan siya ni Leticia. Babaliwalain mo na naman ba? Tanong niya. Mula kaninang umaga ay nagre-ring na ang kanyang telepono. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tumingin sa kanya si Sayboy at nag-alinlangan saglit bago kinuha ang phone niya. Naglakad siya papunta sa balcony at sinagot. I told you to keep my week free, Felicima. Sabi niya agad. Lumingon si Leticia at pinagmasdan siya mula sa salamin ng bintana ay binasa niya ang ekspresyon nito. Kapareho ito ng paglabas niya ng banyo nung nakita niyang sinasagot niya ang telepono. Ano? Kumunot ang noo ni Sayboy. Ipadala mo kaagad ang file sa aking email. At ibigay mo ang tawag kay Felix. Sige, sir. Ilang minuto ay inilipat ang tawag. Sir? Ang boses ni Felix ay nanggaling sa kabilang linya. Get me the list of investors and call a board meeting for tomorrow. I will be there at 10. Sige, sir. Sabi ni Felix at agad na ibinaba ni Sayboy ang tawag. Bumalik si Sayboy sa kwarto at nakita niya si Leticia na puwang sa paligid. Naglakad ito papunta sa kanya nang bumalik ito. Anong problema, Sayboy? Tanong niya sa kanya. It's a minor issue at the company. I was just called for Felix to arrange a board meeting tomorrow. We have to go back tomorrow morning. Sinabi niya sa kanya. Natutuwa siya na sinasabi nito sa kanya ang lahat ng ito. Masaya siya na hindi na ito naiilang magsabi sa kanya. I'm sorry that this came up our trip. Pinigilan siya ni Leticia sa pamamagitan ng pagtayo sa paa at paghalik sa labi nito. Salamat, Sayboy.
Sabi niya na may ngiti sa labi. Ngumisi siya habang hawak ang mga kamay niya. Tara, tingnan natin ang file na pinadala lang ni Felicima. I have to fill you up into some things for your start of work tomorrow. Sabi nito sa kanya habang papunta silang dalawa sa sofa. Damn, this was Leticia happy moments. Getting to know more about his work. Him filling her in and she keeping herself busy by work. This sure going to be a new start for a better beginning. Pero kakaunti pa lang ang alam niya. Pumunta si Kat sa bahay ni Rich. Hindi ito ang unang beses na nakapunta siya rito. Pero ngayon ay parang inayos na muli ang bahay. Pero hindi na niya ito mabayaran pa. Narinig ni Rich na nakaupo sa sofa sa sala, ang pagbukas ng pinto sa harapan at lumingon kung sino yon. Bumangon ito at mabilis na naglakad papunta sa kanya nang makita kung gaano kaputla ang mukha nito. Kat, anong problema? Tanong nito sa kanya. Ngayon lang niya ito nakitang ganito noong na-inlove siya kay Patrick. Muling humagulhol si Kat. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata at nangingilid sa kanyang pisngi. Iniangat niya ang kanyang ulo upang makita ang mukha ni Rich na nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha. Anong ginawa sa'yo ni Patrick this time? Nakakunot ang noo na tanong ni Rich. Alam niyang maiiyak lang ito dahil kay Patrick. Si Kat ay hindi isang babaeng mahilig umiyak. Minsan, iniisip nilang lahat na wala siyang emosyon. Pero nitong mga nakaraang araw ay naging malinaw na mayroon siya. Sabihin mo sa akin, Kat. Hinawakan niya ang dalawang baba niya at itinaas ang mukha para tingnan siya sa mata. Pinapanood si Kat sa ganitong sitwasyon niya. Si Patrick, umalis siya. Malambing na sabi ni Kat habang walang tigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Umalis siya papuntang States. Alam ni Rich ang ibig niyang sabihin. Hinila siya nito sa isang yakap at tinapik ang buhok nito na parang nakababatang kapatid niya habang humihikbi ito sa balikat nito. Ilang minuto ang lumipas ay umupo siya sa kanyang sofa at tumabi naman ito sa kanya. Maraming gamit na tissue ang naiwan sa sahig at mesa. Ka, tumigil ka na sa pag-iyak. Sabi ni Rich sa kanya habang sumisinghot-singhot. Inilabas ni Kat ang isa pang tissue at suminga. Umiiyak pa rin. Huminga ng mahina si Rich. Watching her this way was too much for him to handle. Gusto mo bang uminom? Alak! Tanong niya sa kanya. Lalong umiyak si Kat at sumandal siya sa upuan niya. How about we go to club party and shake off these feelings? Kinuha niya ang phone niya at nag-browse dito. Kat, I just found one. It will be a blast. Ipinakita niya sa kanya ang cellphone. Rich, ayoko. Sabi ni Kat at pinunasan ang luha niya gamit ang tissue habang nakatingin sa ibaba. I don't want anymore to do all those things. I have lost Patrick. Now I can't even reach him. Kat, remember when we talk about what being lovers in love? Sinusubukan niyang pasayahin siya. Tinitigan niyang mabuti ang mukha nito. Hindi na katulad ni Kat ang matigas na babae na kilala niya. Ganito kasi kailangan lang mabuhay. Hinarap siya ni Kat. Nagdilim ang mga mata. Talunan? Naalala niya kung paano siya natalo sa karera kanina kay Jaime. Senyales iyon na hindi na niya makakasama si Patrick. Gusto lang niyang makita siya nito. Ngunit ngayon ay nawala na siya ng tuluyan. Rich, paano kung tayo na lang? Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Natigilan si Rich saglit habang nakatingin ito sa kanya. Napakurap siya at umiling. Humiwalay sa mapang-akit nitong mga mata. Kat, what are you doing right now? He asked as he swallowed hard. We are both lovers in love, isn't we? Nakatutok pa rin ang mga mata ni Kat sa mukha niya at muli siyang sinunda ni Rich. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Kaya niya ito.
Ramdam niya ang init ng palad niya at nag-iinit ang pisngi niya. Lumapit si Kat sa mukha niya. Isang hininga na lang ang layo sa mukha ng isa't isa. Bumaba ang tingin nito sa labi niya at tumitig ang mga mata nito sa mapupulang labi nito at sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Kat plant a soft kiss on his lips and she went for a deeper one. Pero parang nabunutan si Rich sa pagnanasa at agad itong tumayo. Kat, huwag mong gawin yan! Pasigaw niyang sabi at tumalikod para habulin ang hininga. Pagkatayo ni Kat, wala namang masama dun, Rich. Magde-date lang tayo. I just need to be loved right now. Sabi nito sa kanya at biglang lumingon si Rich. Kat, don't tempt me. Tumingin sa kanya si Rich na nakakunot ang noo. I won't take advantage of you. You're Sai Boy's sister and... Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. And you're not in your right senses. Hindi kita magagamit. Sinabi niya sa kanya. Anong masama sa paggamit sa akin, ha? Sigaw ni Kat. Sinabihan niya si Patrick na gamitin siya. Ngunit ganun din ang sinabi nito sa kanya. Ibang lalaki nga ginagamit ko, Rich. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mga kamay nito habang ipinatong ito sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang pagtibok sa kanyang dibdib. Kausapin mo lang ako, Rich. Mabilis na tinanggal ni Rich ang mga kamay niya. Kat, you are like a sister to me. I can't do this to you. I can't even send you back home if I want. Kasi walang tao sa bahay. At baka may gawin kang pagsisisihan mo kapag bumalik ka sa katinuan mo. Hinawakan niya ang balikat nito para mapatingin ito sa kanya. Kailangan mong magising, Kat. Seryosong sabi niya. Umalis siya sa mga balikat ni Rich at kinuha ang susi ng sasakyan niya. Pinindot ni Rich ang isang button at nilak niya ang gate ng bahay niya. Nilingon niya si Kat. Bawal kang umalis hanggat hindi mo pinapakalma ang sarili mo. Naglakad siya palayo sa kanya. Hawak pa rin niya ang kanyang susi. Ngunit tumalikod ng makailang hakbang na siya. May wine sa wine cellar. Pwede kang uminom ng kahit ano kung gusto mo. Manood ka rin ng TV. Huminto siya. Bukas babalik ang kapatid mo. Try to chill. Natapos na siya at umakyat sa kwarto niya. Pumikit si Kat at bumalik sa sofa. Sumandal siya sa sofa at tumulo ang luha sa gilid ng mga mata niya. How lonely it will be for her now. But she knows she have to get back up. She have to move on. Tama si Patrick. He had to live for the both of them. But she still she love him matter what. She will always love him. Pumasok si Rich sa kwarto niya at nilak ang pinto. Inilapag niya ang susi ng kotse ni Kat sa desk niya at humiga sa kama niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Nakayanan mo, Rich. Tama yan. Sabi niya sa sarili niya. Magaling ka. Hinawakan niya ang labi niya nang ramdam pa rin niya ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Pumikit siya at lumingon sa gilid niya. Delikado si Kat. Delikadong delikado. But he was glad she came here to him. Or else, she would have done this with another stranger and they will gladly accept the offer. Mabilis siyang umupo sa kama at ibinaling ang tingin sa pinto. I wonder what she is up to now. Well, it doesn't matter. I locked the gates para hindi siya makaalis. And I have her car keys. Humiga siya pabalik sa kama. Kat needed her space right now. He should give her a moment to relax and calm. He can't wait for Leticia and Sai Boy to back from their trip. Nakaidlip si Leticia sa sopa sa hotel room habang si Sai Boy ay inaayos pa ang file na ipinadala ni Felicima. Napatingin siya sa natutulog na si Leticia na nasa tabi niya at nakangiti. Nakapatong ang ulo niya sa balikat niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang laptop niya. Napuno siya ng bagong teknolohiyang ginagawa ng kumpanya niya at siguradong tinamad siyang panunood.
It was obvious she can't do the part of work he does. But still, he wants her by his side, both at the office and home. So, naisip pa rin niyang panatilihin siya sa opisina niya sa trabaho. She can share ng kanyang mga ideya at gawin ang bahaging kaya niya. Binigyan niya siya ng ideya noong ipinakita niya sa kanya ang bagong pag-unlad niya. Sapat na matalino siya para gawin ang trabaho. Naniniwala siyang makakahabol siya sa oras. Hinalikan niya ito sa noo at binuhat si Leticia habang dinadala niya ito sa kama. Hinila niya ang kobrekama sa kanyang mga balikat. Umupo siya sa tabi niya. Tinitigan ang magandang mukha nito. Sinuklay niya ang buhok niya patalikod gamit ang kanyang mga kamay. Hinahangaan niya ito. Kinuha ang ideyang ibinigay nito sa kanya. Pinagsisisihan niya ang lahat ng oras na sinabi niya sa kanya na mababa ang IQ niya. How time flies. Ngayon ay pareho na silang magkasama at masaya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama para hindi siya magising. Kinuha niya ang kanyang laptop at tumungo sa balkonahe para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Dumating sina Leticia at Cyboy sa kumpanya pagkabalik nila mula sa New York. Habang papasok sila sa kumpanya, napansin ni Leticia ang mga abalang staff na naglalakad pabalik-balik habang nagmamadali sila sa kanilang trabaho. Nakikita niya ang ilan pang mga tauhan na tumatawag ng sunod-sunod at nagtataka siya kung bakit ang lahat ay busy. Ang ilan ay tumigil at bumati kay Cyboy para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Habang papasok siya sa elevator kasama si Cyboy, lumingon siya sa kanya. He seems calm and elegant and all businesslike. Cyboy, may problema ba? Tumingin sa kanya si Cyboy na may matamis na ngiti. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan niya ang mga kamay niya at dinala iyon sa labi niya. Yung mga staff, parang busy ang araw ngayon. Noong araw na dumating sila kasama si na Patrick at Director Camille, kalmado ang kumpanya at napansin niya na ang karamihan sa mga staff ay nagpapahinga at ang ilan ay nagbabrowse ng kanilang mga telepono. Bumukas ang pinto ng elevator bago pa makasagot si Cyboy. Paglabas nila ng opisina, naglakad si Felicima palapit sa kanila. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Bati niya. Felicima. Malumanay na sabi ni Cyboy at bahagyang umiti si Leticia sa kanya. Sir, naghihintay na po ang board of directors. Sabi ni Felicima sa kanya. Okay, I will be with them in 5 minutes, Felicima. Sabi ni Cyboy sa kanya at hinawakan ang mga kamay ni Leticia habang inaakay siya papasok ng opisina. Ibinaling ni Leticia ang kanyang mga mata at ang opisina ay muling pinalumutian at halos lahat ay nabago. Si Cyboy ay dinala siya sa isang mesa na may lamang maliit na demarkasyon na naghihiwalay sa kanyang inaakalang opisina mula sa kanya. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa kanya. Ang mesa ay tulad ng mayroon siya at ang upuan ay mukhang komportable. Sa mesa ay isang computer at ilang mga tala at mga file na may nakasulat na nameplate na personal assistant. Maaari kang umupo sa upuan mo at tingnan mo kung komportable ito. Sabi nito sa kanya na may matamis na ngiti sa labi. Napatingin si Leticia sa mesa niya na hindi naman kalayuan sa kanya saka bumalik sa kanya. Gusto mo talaga akong nasa tabi mo? Nagtaas siya ng kilay. Alam mo namang pwede ako magtrabaho sa publishing department. Sabi niya ulit. Leticia, napag-usapan na natin to, diba? Inilagay niya ang mga kamay sa bewang niya. At ano sa tingin mo ang gagawin ko dito? Tumingala si Leticia sa kanyang mukha at mga mata na may halong emosyon na hindi niya mailarawan. Sa ngayon, maupo ka lang at tingnan ang mga file na ito. Tinuro niya ang isang file na nakapatong sa mesa niya. Hindi talaga mahalaga ang nilalaman, pero alam kong makakaisip ka ng maraming magagandang ideya habang binabasa mo ito. Marahan niyang hinawakan ang buhok nito,
Itinulak ang isang lock pabalik. Napatingin si Leticia sa file. So what you're trying to say is, I should pass time with this while you go to your meeting, since the office will be so boring with me just sitting idly? Ibinaling niya ang mga mata sa kanya. Napakaluhikal niyan. Ngumiti siya. Patawarin mo ko, Leticia. Pauuwi na sana kita pero gusto kong sabay tayong umalis. Ang kailangan ko lang gawin ay mabilis na pumirma sa deal ng sa meeting na to. Pagkatapos ay aalis na tayo. Okay, fine. Marahan siyang bumuntong hininga. Alam niyang pinipigilan niya ito sa mga kalokohang pagsasalita niya. At alam niyang bilang CEO ng kumpanyang ito, hindi magsisimula ang isang pulong nang wala siya. Kailangan mo nang umalis habang ako'y abala. Itinaas niya ang file para makita niya. Sige. Ngumiti si Cyboy at yumakap sa kanya para halikan siya. Ngunit tinakpan ni Leticia ang kanyang mga labi gamit ang file na pinipigilan siyang gawin iyon. Oh, Leticia, hindi mo pa rin ako pinapadali. Nagtaas siya ng kilay at saka hinalikan ang noo. Maya-maya lang ay kumatok si Felicima at ipinasok ang ulo niya. Sir, 5 minuto na, kailangan mong sumali sa meeting. Paalala niya habang nakatingin ang mga mata kay Leticia na biglang nahiya. Okay, Felicima. Binitawa ni Cyboy si Leticia at napangiti nang makitang namumula ito. Pupunta muna ako dun, ha? Sabi nito sa kanya bago umalis kasama si Felicima. Marahang ipinikit ni Leticia ang kanyang mga mata upang habulin ang kanyang hininga bago muling binuksan. Fine, kailangan kong makita kung ano magagawa ko dito. Umupo siya sa desk at binuksan ang file. Binasa niya ang ilang mga pahina at dumaing. Lahat ito ay tungkol sa teknolohiya. At ito ay nakapagtataka sa kanya sa link sa pagitan ng Glamaly Estate at teknolohiya. Dahil sa curiosidad niya ay mabilis siyang nag-browse sa internet. Hindi pa siya naging interesado sa Glamaly Estate. Nagulat pa nga sa unang araw na narinig niya mula kina Kurt at Mark na ang estranghero na nakausap niya ay ang tagapagmana ng Glamaly Estate. Nakita na rin niya ito sa mga balita, ngunit hindi na siya na-curious pang malaman dahil hindi naman siya interesado sa kanya noon. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho na siya sa kumpanya nito. Alam niyang kailangan niyang magsaliksik sa kung ano ang ginagawa ng kumpanya. Sa kanyang pinakamalaking sorpresa, ang Glamaly Estate ay hindi lamang ang kumpanya na mayroon si Cyboy. Mayroon siyang ilang mas maliliit na negosyo na nakikitungo sa teknolohiya at iba pang mga pamumuhunan. Ang pinakamaganda sa lahat ay siya ang CEO ng Reyes Holding Enterprise. Nalaglag ang panga ni Leticia. Kanino siya ipinakasal? Umikot ang ulo niya nang maramdamang nasa hindi kilalang lugar siya. Tumingin siya sa paligid ng opisina. Ang tanging alam niya ay siya ang tagapagmana ng Glamaly Estate. Ngunit ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit labis nitong pinapahalagahan ang kanyang imahe. Kung bakit kumalat sa media ang balita tungkol sa pagwiwisik niya ng tubig sa kanya at kung bakit napilitan siyang pakasalan ito upang iligtas ang kumpanya. Kung bakit ang ganda ng mansyon niya. Ang dami niyang sasakyan at neregaluhan pa siya ng ganoong kamahal na sasakyan. Nagpakasal siya sa isang bilyonaryo sa mababang halaga. Niyakap niya ang sarili. Natulala pa rin sa kanyang nahanap at natuklasan. Natapos si Cyboy sa pulong at pumasok sa kanyang opisina upang makita si Leticia na nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Yakap ang sarili. Leticia? Tawag nito habang nakangiting lumalapit sa kanya. Pero nawala ang ngiti niya nang makita ang nakatulala nitong mukha. Hinawakan niya ito sa balikat. Leticia, anong problema? Tanong niya sa kanya. Sino ka ba talaga? Tanong ni Leticia na ikinagulat niya. Napatingin siya sa kanya. Naalala niya noong sinabi nito sa kanya na hindi kailangan ng kumpanya niya ang isang tulad niya na mababa ang IQ. Leticia, anong ibig mong sabihin?
Pinag-aralan ni Sayboy ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay walang normal na kislap. Napalunok si Leticia. Hindi ko alam kung nakilala na kita, Sayboy. Marahang binitawan ni Sayboy ang balikat niya. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa'yo at sa iyong kumpanya at lahat ng pag-aari mo. Sinabi niya at naakit ito sa kanya na dapat ay gumawa siya ng ilang pananaliksik. Sasabihin ko, pero kain muna tayo, gutom na ako. Sinabi niya sa kanya. Mabilis silang nag-almusal kaninang umaga bago sumakay at sa eroplano ay kakaunti lang ang kanilang nakakain. Ngunit sa ngayon ay walang gana si Leticia. Gusto lang niyang malaman ang mga bagay na hindi niya alam. Till now, I can't eat with all this load in my mind. Marahang hinawakan ni Sayboy ang kanyang mga kamay at inakay siya sa upuan sa kanyang opisina. Umupo ito sa tabi niya. Ipinapagpalagay ko na ginawa mo ang ilang pananaliksik tungkol sa akin. Ngumiti siya. And it's obvious that file made you curious. I knew you will come up with something after going through that file. Napatingin sa kanya si Leticia na medyo nakakunot ang noo. Sinadya mo bang ibigay sa akin ang file na yon? Tumango si Sayboy. Sabi ko naman sa'yo, Leticia, papapasukin kita sa mundo ko. Alam ko ang kawalan mo ng pagmamahal sa akin noon, kaya hindi mo pinapansin o ginagawa ng paraan para i-research ako. Gusto kong malaman mo pa ang tungkol sa akin at sa kumpanya ko, kaya nga gusto kita dito. Napatingin si Leticia sa lalaking ito na mukhang mas alam ang iniisip niya at lahat. Iyon ba ang dahilan? Tanong niya sa kanya. Iyon ba ang dahilan kung bakit labis kang nagmamalasakit sa iyong imahe at kumpanya? How about I tell you more about this after we eat? And why you still have me at home, at this office and almost everywhere? Siguradong mas makikilala mo pa ako, Leticia. Hinawakan niya ang mga kamay nito at marahang pinisil. Bumaba ang tingin ni Leticia sa kamay niya. Mainit at malambing ang mga kamay nito. Sayboy used his other hand to lift her chin to face him. Leticia, kahit na nasa akin ang lahat ng bagay na ito, ikaw ang palaging magiging una kong prioridad. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa lahat ng bagay na nakukuha ko. Kitang-kita ni Leticia ang maamo at tapat nitong mga mata. Siya pa rin ang pamilyar na asawang kasama niya sa kama, nakasakay sa bus, at nakasayaw sa kanyang kaarawan. Tiyak na mahal niya itong gawin ang kanyang kalooban sa kanyang kaarawan. Ngayon pwede na tayong kumain at kailangan kong magkaroon ng quality time kasama ka sa bahay. Sabi nito sa kanya na may ngiti sa labi. Mababakas ang ngiti nito na ikinatuwa nito nang marinig ang mga sinabi nito. Okay sige, huwag mo na akong kulitin, Sayboy. Nang makitang sa wakas ay nawala na siya sa kanyang natigilang ekspresyon, hinalikan niya ang kanyang mga labi at hinawakan ang kanyang mga kamay habang papasok sila sa kanyang personal elevator para umalis sa kumpanya. Hinatid ni Rich si Kat pa uwi. Hinayaan niya itong matulog sa apartment nito dahil sa takot sa kanyang gagawin kung maiwan itong mag-isa. She seems calm now as he walked her into the mansion. He hands her back her car keys. Mag-iisa ka lang, diba? Tinanong niya muli. Tumawag si Sayboy para ipalam sa akin na nakabalik na sila at uuwi na sila. I will be fine. Sabi sa kanya ni Kat with a calm and moderate voice. Hindi masyadong convincing ang tono ng boses niya, pero nagpa siya si Rich na magtiwala sa kanya. Okay then, goodbye. Magkita na lang tayo mamaya. Sabi nito sa kanya at tumalikod na para umalis. Rich, tawag ni Kat at huminto siya. Nag-U-turn siya at humarap sa kanya. Thank you, Rich. Sorry nag-act up ako kagabi. It was stupid of me and I'm glad na pinigilan mo ako in time bago ako gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. It's okay, Kat. I told you, I consider you as a little sister. He asked her a gentle smile. He knew he would come back to her senses. Minahal niya si Kat noong sila ay lumalaki. Pero habang tumatagal ay nadiskubre niya
na tinuturing niya itong kapatid at wala nang iba pa. Pwede ba akong humingi ng isa pang pabor? Oo naman, sige, ano yun? Please keep all of this a secret from both Saiboy and Leticia. I won't want anyone to find me pathetic. Kat had always shown herself strong. She doesn't like showing her weak side and had been kept it that way for a long time. Rich, knowing that fully well, agreed with a smile. He trusts that she being a strong lady will go back to her usual cat self. Nagpaalam na siya. Umalis na si Rich ng mansyon, habang si Kat naman ay pumasok sa kwarto niya. Naligo siya ng mainit. Nagbihis siya at pumunta sa kusina, kung saan inutusan niya ang kasambahay na maghanda ng maagang hapunan upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Leticia at Saiboy. Makalipas ang isang oras, naayos na ang lahat gaya ng utos ni Kat. Tumayo siya sa may pintuan nang marinig niyang dumating ang sasakyan ni Saiboy na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pagtatakpan niya ng bulaklak ang sakit na puso niya sa ibang hindi napapansin. Tinanggap niya ang kanyang kapatid at si Leticia. Binigyan sila ng mahigpit na yakap at halik. Welcome home, couples! Masayang sabi niya. Kat, hindi naman kasi kami nakabalik from our honeymoon. Sabi ni Saiboy sa kanya habang nakatingin sa kanya na may malaking ngiti sa labi. Inilibot ni Kat ang kanyang mga mata. This is considered a honeymoon, Saiboy. Hindi yung binigay mo sa kanya nung time na ikinasal ka. That was without love. And I'm sure this one will produce baby. Napaubo si na Saiboy at Leticia sa sinabi niya, habang nakatingin si Leticia kay Saiboy na may mainit na pulang pisngi. Pinagdikit ang mga labi. Ano? Napatingin si Kat mula kay Leticia papunta kay Saiboy. Bakit pareho kayong umaarte na parang walang naganap sa New York? Siya, sige muna Kat. Sabi ni Saiboy sa mahinang boses. Bakit ang blurt mo? Umiling siya at hinawakan ang mga kamay ni Leticia at nilagpansan siya. Humalakhak si Kat. Naku, dapat tumigil na kayong dalawa sa pagiging mahiyain. Pasigaw niyang sabi pero hindi siya pinansin ng mga ito habang paakyat sila. Bumaba ka agad kayo ha at pinaghandaan ko kayong dalawa. Tawag niya nang tumango si na Saiboy at Leticia sa kanya nang hindi lumilingon. Napangiti si Saiboy nang marinig niyang bumukas at sumara ang pinto ng kanilang silid. Alam niyang narinig siya ng mga ito at ilang minuto lang ay bababa na. Ngunit hindi nagtagal ay muling naging sariwa ang sakit na naramdaman ni Kat sa kanyang puso. Nakinailangan niyang tumingala para pigilan ang sarili na magsimula ng panibagong pagluha. Grabe ang iyak niya kagabi sa bahay ni Rich. Sa totoo lang ay doon na siya natulog. Namamaga ang mga mata niya at ang tanging dahilan kung bakit hindi napansin ni Saiboy at Leticia ay dahil naglagay siya ng makapal na make-up. Alam niyang kailangan niyang magsaya. Well, bawat dulo ay may bagong simula. At alam niya kung sino ang gagawa noon. Pinilit niyang umiti at naglakad papunta sa dining. Nagmaneho si Leticia sa kumpanya gamit ang kanyang sasakyan. Tulad ng ipinangako sa kanya ni Saiboy, magkakaroon siya ng sariling espasyo sa umaga at makakarating na may sariling sasakyan at mag-isa. Natutuwa siya. Nakakuha siya ng libreng espasyo para makinig sa ilan sa kanyang mga cool na paboritong musika sa kanyang pagmamaneho, papuntang trabaho at hindi lang iyon. Kailangan niyang tingnan ang sarili sa rear view mirror paminsan-minsan. Matapos marinig ang tungkol sa iba pang negosyo ni Saiboy, napagpasyahan niyang magbihis na nababagay sa imahe nito. Hindi niya hahayaang magpatakbo ng negosyo ang anumang chismis o media. Bumaba siya ng sasakyan at tumungo sa elevator. Nakasuot siya ng puting sando, black suit na palda at brown na coat. At ang buhok niya ay nakabagsak sa balikat sa likod. Naglagay siya ng light makeup na nakasuot ng mamahaling takong na binili ni Saiboy
para sa kanya kasama ang maraming damit na nakaayos ngayon sa kanyang aparador. Alam niyang huli na siya ng ilang minuto. Ngayon, sinabi sa kanya ni Cyboy na isasama siya nito upang tingnan ang construction site at kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi rin niya sa kanya na kung hindi siya interesado sa teknolohikal na aspeto, ay mas gugustuhin niyang hayaan siyang pangasiwaan at sa ibang bansa ang pamamahala ng real estate. Alam niya na ito ay masyadong maraming trabaho, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa paggawa sa ilang bagong teknolohiya na magsasawa lamang siya sa pagbabasa. Noong una, ay sinabi sa kanya ni Cyboy na hindi na lang siya magtatrabaho. Alam niyang mayaman ito at kayang suportahan siya. Ngunit gusto niyang magtrabaho. Ang paghahanap ng trabaho sa una ay naging dahilan upang mag-cross ang landas nila. Maging ang kanilang pagtatagpo ay napunta sa ganitong kasayang sitwasyon.